Magandang umaga po, Mayor Isko, sir. Ay, Manong Erwin, good morning sa iyo at sa lahat ng staff natin dyan at mga nanonood at nakikinig po sa iyo. Alam mo ba, nung pinost ko po yung inyong sinabi kahapon sa aking Facebook page, aba eh, umani po ito ng 56,000 like at saka ongoing pa. At umabot ito sa 1.2 million reach. At nagustuhan nila yung ginawa ninyo na pagpapasara doon sa dalawang sa kumpanya ng mga Chinese na kiniklaim na ang Maynila, ang inyong lungsod ay probinsya ng China. Ano ho nagtulak sa inyong mayor para ipasara yan, sir? Well, una, technically, no, Manong Erwin, meron silang misrepresentation. Opo. Ang mga permiso o lisensya na preble yung ipinagkakaloob ng mga lokal na pamahalaan sa mga negosyante. Ang presumption, tama yung kanilang mga diniklara, no? In this case, address, no? Nung GNMG ko yung ano, yung Santo Cristo, San Nicolas, Binondo, Manila, Republic of China, hindi ko mag-Google. Sabi ko parang may mali yata rito. Pinadala ko doon yung siniyasat ko yung lugar at natagpuan natin na yung lugar ay Santo Cristo, San Nicolas, Manila, Philippines, hindi Republic of China. O kaya po, dahil sa ito'y maaring pagkaisipin mo parang simpleng bagay. Pero sa totoo po, come look at it deeply, medyo hindi maganda na ito'y ikikipit-balikat natin. Although, mabigat ang kinakaharap natin sa ating pandemya. But this is also a matter of national interest and the interest of the city of Manila that those people who will do business here, whether they are Filipino, whether they are Filipino-Chinese, whether they are other nationals, welcome here. But no monkey business will be allowed in the city of Manila, especially in this case. A product being sold in Manila, no, with misrepresented labeling, which is not allowed by the FDA regulation, is also not allowed to be sold or sell in the city. We just want to be clear about it. Saka, alam mo, Manong Erwin, alam mo, nung bata tayo, nung dekada 90, naalala mo yung mga balita nung araw, may mga nangingisda-ngisda rito, mga Chinese vessel sa dagat natin, diyan sa west, no? Tapos tinataboy lang natin, babalik, tataboy, babalik. Minimedya-medya tayo, ano man nang huli ngayon, may airport na sila dyan. Parang feeling ko, ngayon nagkaroon tayo ng pagkakataon na supili nitong mga to. Ito, mindsetting to eh. This should not be allowed. Sir, ano hong paliwanag nila? Tinanong ba ninyo o ng mga tao ninyo kung bakit ganun yung produkto nila nakalagay Manila, province of China? Yes, sinabi nila, yun daw ang dumating sa kanila. sabi ko, bakit piniyagan ninyo na yun ang address? Mm-hmm. In the first place, when you try to manufacture a product abroad, no? Ilalagay mo rin kung sino yung manufacturer. Correct. At sino naman yung seller or distributor sa ating bansa. Nakalagay din yan sa label. No? Importante yan kasi dumadaan yan sa FDA. And I believe FDA, hindi yan papayagan pagka may mislabeling. Kasi importante yung pananagutan ng mga gumawa ng produkto na itong mga produktong to ay ligtas na gamitin ng tao. Mano pa, Manong Erwin, ito yung mga beauty products. Mm-hmm. Diba? Hindi natin alam kung saan ginawa yan. Mm-hmm. Alam nyo, kaming mga mayor, no, meron din kaming pananagutan na pangalagaan ang kapakanan ng nakakarami. So, yung what we call Section 16 of the Local Government Code, no, yung General Welfare Clause. While it is true that they are subject to regulation by the national agency, things that we can do, we did it yesterday. Shutdown na sila. And hindi tayo tumigil doon, Manong Erwin. In fact, na-firmahan ko na yung sulat ngayong kagabi. No? Holiday lang ngayon. Pero ipadadala na natin to go deeper, no? That these 2 out of 5, no, Chinese nationals should be deported. Mm-hmm. Because
they're doing illegal business in our country. And this should not be allowed. And I wrote already the immigration officer, a commissioner, and also I wrote a letter to NBI to really do some investigation. And they will receive it on Monday, most likely, kasi holiday lang po. Panghuli na lamang, Mayor Isko, sir, di ba kayo natatakot na baka resbakan kayo ng Chinese authorities? O baka pag ikay pumasyal sa China, ikaw harangin at pabalikin? O baka lusubin yung lungsod mo ng mga Chinese? O ireklamo ka ng ambasador o ng opisyalis nila, Mayor? Well, one, they don't have any legal basis to complain. All right. That is blatantly wrong. Philippines is a sovereign country. We are not a province of China. And historically, if we go back a little bit, never in our literature, history, no, na sumubok silang sakupin tayo. Maraming sumakop sa atin at utang na loob natin sa ating mga ninuno, mga bayani, na yung ating tinatamasang kalayaan o soberenya na ngayon ay mga nagbuwis ng buhay ng mga bayani natin. We, now today, as an obligation as a citizen to protect the interests of each and every Filipino and our rights in a civilized world. No? This type of malicious action should not be tolerated by the host country. O kung sino man yung bansa na yun. I don't think that they should do the other thing or otherwise, no? They should call the attention of that corporation back in China not to print such thing because it will alam mo yung maglalagablab lang yung apoy na meron na nga tayong diskurso ngayon, although technically we won in Hague, no? But just for the sake of, you know, trying to deal with it differently. But this thing will add up to the init ng lagablab ng damdamin natin. Di ba? Tama, tama. Now, it just so happened that it happened in Manila, which as long as I'm mayor, no, I cannot allow this mindsetting. The way I look at it, it's mindsetting. So what will happen next? No, to the next generation of Manileño, if they see this regularly and reading these materials or products that Manila is a province of China. Okay, just for the record, Manila is part of Philippines and Philippines is a sovereign country. Not at any point, at any time, for about 500 years of our existence, na nasakop tayo nila. Kaya importante na ito ay laging maipaalala sa mga susunod na henerasyon. At the same manner, the Chinese national should stop, no, mindsetting their people, the young ones, Chinese national, the young ones, no, na tayo ay province of China because it will generate more anxiety, misunderstanding in the future, if not near future. So I don't think that they should react harshly. They should mend their ways. Tama. That's the best thing to do, no? Now, second, siguro naman hindi rin sila, if they're in their right mind, no? As I have said, in a civilized world, in a civilized time, we are guided by law and order. Eh, hindi naman siguro nila lalabagin yun. But be that as it may, we Filipinos and I, as Manileño, being a Filipino, we are obliged to protect our rights as Filipino, as citizens of this country. Sovereign country. It just so happens sa Manila, ayun, meron kaming kakayanan, may maliit namin kaparaanan, we protect the interest of every Manileño and to safeguard the safety of our people, no, using product that are duly registered and allowed by regulatory office, in this case FDA.
Very well said po, Mayor Isko Moreno. Sir, sobrang daming salamat for your time with us this morning po. Have a nice week ahead. Stay safe and healthy. Oh, mag-ingat kayo, Manong Erwin. Pag kayo dumadako sa Maynila, mag-iingat po kayo. Marami pa rin po kaming COVID. Apo. It's there. But may awan Diyos, Manong Erwin. Makakaraos din tayo. Thank you po, Mayor. Thank you po, Mayor. Thank you. Thank Good you. Morning po. Thank you. Thank you. Alright, Mayan, kambyo naman tayo. Nasa linya rin po ng aming telepono. Ay, not na linya, but via Zoom, makakasama natin si Congressman Jericho Nograles ng PBA Party List. Magandang umaga po, Congressman Nograles, sir. Tag, uncle. What's na naman? Ay, okay naman na, okay naman kong. Sir, paano po ninyo na-discovery na itong produkto na ito kumakalat niya sa Maynila na nakalagay Manila Province of the Philippines. Nako, magugulat ka nito, Erwin, no? Uh-huh. Unang-una, napansin po natin ito dahil nagva-viral sa internet. Okay. At syempre, bilang isang kongresista, isang halal na opisyal, naalala ko yung aking oath of office na nakasulat that I swear to defend and protect the Constitution of the Republic of the Philippines. So, tiningnan po natin yung mga comments dito sa mga viral, merong nagsasabi na fake. So, nag-alanganin ako, sabi ko, fake ba talaga ito? Meron pang nagpapakita ng real package daw na hindi nakasulat naman doon na Manila Province, People's Republic of China. So, napag-isipan ko na hanapin yung produkto sa actual na department store at ayan po, nakakuha po tayo ng actual sample. So, ibig sabihin, yung mga ahente na nagko-comment dun sa social media na peke daw ito, ay nako, spin pala iyon. Palusot pala iyon. At napag-alaman po natin na ang nangyari daw pala dito, ang unang batch ng produkto na ito na ginawa noong 2018 at na-distribute hanggang sa ngayong araw, dinidistribute pa rin, ay nakasulat po Manila Province, People's Republic of China. At dahil dito, sabi ko, hindi naman natin pwede ito palampasin. Dahil nakita nga natin ito sa Davao. So, hindi... Kailangan ko na talagang sumulat. At sumulat ako sa dalawang national government agencies na in charge dito sa pag-regulate po ng mga cosmetic products. Mm-hmm. So ang una po, sinulatan natin ang Department of Trade and Industry. Ang pangalawa, sinulatan po natin ang Food and Drug Administration. Mm-hmm. At bigyan po natin ng credit ang DTI at saka ng FDA dahil agad-agad po sila gumawa ng composite na investigating body. At napag-alaman doon in the process no, na ang dami pala nilang mga violation. Imagine nyo po, kung pupunta po kayo sa FDA website ng kumpanya na ito, eh through the years, ang dami na palang warning ang FDA sa public na huwag pong tangkilikin ang mga produkto ng kumpanya na ito. Uh-huh. At ikinagagalak ko na i-report yung kausap nga natin kanina na guest, si Mayor Isko Moreno, by his own and by his team na sila na mismo ay lumusob sa sa mga opisina ng kumpanya. Pinasara nila ito kahapon dahil nga dun sa apat na violations nila. Kong, at matanong ko lang po, sa inyo pong palagay, sinadya ba ito or unintentional yung paglagay nila na Province of China ang Manila? What is your assessment on this, Kong? Napakagandang tanong yan. Naitanong ko rin yan sa sarili ko at ang ending ko po, no, ang assessment ko dyan ay imposible po na hindi nila alam ang pagkakamali or insulto na ito. Bakit? Unang-una, bago pa po na mag-print ang isang printing company or manufacturing company, kailangan pa po yan i-approve, pirmahan yung proof ng isang nag-o-order niyan. In this case, yung kliyente or the distributor sa Binondo, siya po ang nagbigay ng go signal sa China na ipaprint po ng Manila Province, People's Republic of China. Pangalawa, dumating po yan dito sa Pilipinas, dumaan sa customs, hindi nahagilap ng customs yan. Pangatlo, dumaan sa FDA. Hindi ba dapat ang FDA, pati packaging, sinisilip nila yan. Correct. Nakalusot pa rin sa FDA. Pang-apat, tinanggap ng kumpanya sa kanilang place of business sa Manila.
And the mere fact na inaccept mo, that means you already subscribe to everything that is written there. May kasunod pa yan, Erwin. The fact na na-distribute mo sa sales network mo nationwide, na hindi mo nilagyan ng knee sticker man lang, 'di ba? Simpleng sticker para i-correct itong insulto na ito. Ibig sabihin, eh alam mo ito. And to make matters blatantly true, ay based po sa ating investigation, yung isang company official nagsabi, pagpasensyahan nyo na lang po, kinorek na po namin iyan. Kaya paki-take down yung post dahil no harm, no foul naman. No. So paano naman natin palampasin yan? Eh, short pants pa tayo, kumakanta na tayo ng lupang hinirang at ano, nagpapanatang makabayan tayo. At saka yung tanong, nagtanong sila, ano bang violation ito sa batas? Sabi ko, tingnan mo ang konstitusyon. Dahil ako mismo, sinilip ko ang Google Earth, ang Google Map, naghanap ako ng Manila sa China, wala talaga nakilang Manila sa China. So, ibig sabihin, deliberate po ito, hindi ito simple error. Very brainwashed kaya nila yung mga kababayan natin, kung ano ito, in preparation of something, parang ako tuloy, kinakabahan sa kinikwento mo, hindi kanila binibrainwash, lalo na yung mga ordinaryong Juan at Maria dyan, pag nabasa, eh, medyo maro magbasa ng English, ay, province na pala tayo ng China. Hindi kaya, parang ganun na plano nila, mina mindset or brainwashing na ngayon? Well, hindi natin masabi yan, pero ang masabi natin ay, salamat po sa mga netizen na na-call out po ito ninyo, dahil aabot na ng 2 taon na umiikot sa merkado, ang netizen pa ang nakahuli. At na-bash pa at na-bully, na-cyberbully ang netizen. Pero umabot naman sa mga authorities at umaksyon naman ang ating national government at umaksyon din ang ating local government. Kaya maraming salamat. And I also have to say, salamat din sa Shopee at saka sa Lazada, dahil nung sinara po ni Mayor Isko yung mga establishments nila sa Maynila, ay pinabagsak din ng Shopee at Lazada ang kanilang mga online stores sa kanilang mga plataforma. Ang naiwan na lang ay Facebook Messenger pati carousel ng mga independent sellers dito sa produkto na ito. At sana naman mga ibang LGU sumunod din at sasabihin nila ipagbabawal na nila ang pagbebenta nito dahil napakalaking insulto po sa sambayan ng Pilipinas. Daghang salamat po, Congressman Jericho Nograles sa PBA Party List. Sir, stay safe, stay healthy. I'll see you soon. Daghang salamat. Ayo, ayo. Thank you po.